Thunder 1-2 connect. LBJ AD timeout. Thunder. Lakers trail by 7. Later in the quarter, Austin Reeves. Nice pull-up 3 here, providing a spark. Reeves with the rock now. AD wrap. Yes, I think D-Lo has the best. Defense to offense on the steal from LBJ. I don't even know what you call that. What'd you say? They had a chance at it, but somehow AD is able to come down with it and then go back up a couple of times. Put the Lakers up by 15. Go ahead to the fourth, up 89. Shy. The one before that, defender right in his face. And the one to force it to timeout is unbelievable as the Lakers are really excited to see this shot. Wow. And A says, hey, let me show you this. Boom! $500 high water mark, see if they get the 6 over on Vance Davis. Alright, so may magandang balita tayo mga ka-Lakers fan. Panalo ang Lakers 116-104. Noong unang quarter, tambakols ang OKC 13 and Lakers ay 4 pa lang. Sabi ko, mukhang delikado na naman ang Lakers natin ito ha. Yun. Kumana ngayon si Davis. Grabe sarap panoorin, ano? Naghalimaw si Davis. Sinamahan pa ni LeBron James. Ang ganda ng combo ni Davis at saka ni LeBron sa larong ito. At hindi lang yon, si Austin Reeves. Sinamahan pa ni Austin Reeves. At sa third quarter at fourth quarter, si Torian Prince at saka si D'Lo. Imagine mo si D'Lo. Back to back 3-point yung ginawa niya. Napaka-efficient. Kung ganun lagi ang kanilang gagawin, siguradong dire-diretso ang panalo. At yung depensa, sobrang higpit ang depensa nila ngayon. Hindi yung superstar ng OKC, hindi makatira ng maayos. Pati yung ibang mga players ng OKC, nalimitan lang yung kanilang 3-point na pagtira sa perimeter. Sobrang higpit ng depensa na ngayon ng Lakers. Kung ganun palagi ang mangyayari sa Lakers, ay, dire-diretso yan mga ka-Lakers fan, no? Sana makapasok sila sa finals at syempre masaya tayo nun. At talaga namang napakasaya ng mga mga fans na yan. Sana dire-diretso na yung kanilang panalo. Salamat at yun, thank you sa inyo lahat. Bye-bye!